Part 3 na po ito, mga ka-taxpayer kong minamahal. Tungkol ho ito sa mga elemento na pwede po ninyong gamitin para ma-cancel po ninyo ang sarili ninyong letter of authority. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 or part 2, available ho yan sa ating Tax Specialista YouTube channel at saka sa ating Facebook account. Ang pangalan ho ay ka-taxpayer. So, dun po sa mga hindi pa nakakakita ng letter of authority, ito po yung ini-issue ng BIR, humigit kumulang na 70,000 taon-taon. Ayan. At alam po ba ninyo, ayon ho sa ating pag-aaral, ang halaga ho na nawawala sa ating gobyerno ay 350,000 pesos, multiply mo ng 70,000 letter of authority. Ibig ko sabihin, mga ka-taxpayer kong mahal, ang average na lagayan sa letter of authority is 350,000. So, kung i-multiply mo yan ng 70,000 letter of authority in a fantastic world na corruption, mga 15 to 17 billion ho yan yearly. Eh, siyempre, sino ba gustong hindi magkapera? Whether illegal o illegal, maraming gustong magkaroon ng pera. Pero pag-uusapan ho natin, ano ho yung elemento na pwede ho ninyong gamitin para mag-cancel ng letter of authority? Ito po yung letter of authority. Medyo matagal na siya, letter of authority. Ito na letter na nagka-cancel ng letter of authority, pwede, pero applicable pa rin siya hanggang ngayon. Ang sabi dito, sinulatan ng taxpayer, yung BIR official, na meron pong error in the application of law, at the same time, mga ka-taxpayer ko, merong abuse of discretion and authority. So, dalawa ho, mapaliwanag kumamaya sa inyo, yung ibig sabihin ng error in the application of law at abuse of discretion or authority. Ano ang pagkakaiba nila? So, dalawa ho yung reasons kung bakit na-cancel yung letter of authority. At maliwanag naman po sa letter na ito, kinancel nung BIR yung letter of authority. Ayan po ang nakasulat. The legal division recommended the cancellation of the electronic letter of authority. So, naka-cancel ho yung letter of authority. Paliwanag ko lang mga ka-taxpayer kung mahal, ano yung ibig sabihin ng error in the application of law. Maraming naguguluhan dyan. So, pumunta tayo sa bahay nyo. May nanay tayo, may tatay tayo. Sabi ng nanay ko, "Hoy, Emelino, pumunta ka ng palengke, bumili ka ng suka." Utos yon. So, therefore, command, wala akong magagawa kundi comply. Utos ni nanay, iko-comply ng anak. So, pumunta ako ng palengke, yun ang utos eh. Pumunta muna ako ng palengke, pagdating ko sa palengke, may binili ako. Ano bibiling ko? Suka. That's the subject matter nung utos. Suka. So, bumalik na ako. Galing sa palengke, inabot ko sa nanay ko yung binili ko. Nagalit si nanay. Why? Ang pinabibili, suka, ang binili ko, patis. Yun yung error of the application of law. Mayroong law, bumili ka ng suka. Ang action mo, ang result of compliance o output ng compliance mo ay bumili ka ng patis. That is illegal. Yun yung may batas na mali yung application. Ganon din ang ginagawa ng mga BIR official. Mayroong batas tungkol sa letter of authority, mali ang paggamit. Error of the application of the law. Abuse of authority or discretion. Anong ibig sabihin nun? Inabuso, sumobra. Balik tayo sa bahay. "Oy, Emelino," sabi ng nanay ko. "I love you, nanay. Emelino, bumili ka ng suka." Okay. Eto pera, 100 piso. Sa palengke. So, pumunta ako sa palengke, bumili ako ng suka. That's the subject matter.
At the same time, bumili ko ng ice cream, kinain ko yung ice cream. Diba? Ano ba utos ng nanay ko? O di pagbalik ko, kulang na yung sukle. Ang sukle dapat 60 pesos. Ang naging sukle, 40 pesos na lang. Bakit? Yung 20 pesos, pinambili ko ng ice cream. Utos ba na bumili ako ng ice cream at kainin ko yung ice cream? Hindi. There is abuse of authority and discretion. Kasi ginamit ko yung pera ng nanay ko na hindi ko pera. That's abuse of discretion. That's abuse of authority. Kasi nasa akin yung pera, may authority ako nang gamitin yon. Pagdating sa letter of authority, ganun din. Okay? Merong law, dadagdagan, magi-introduce or babawasan yung law. So, dalawa yan eh. I-introduce ng bagong terminology at magbabawas ng existing terminology, kadalasang ginagawa ng revenue officer. Pag nakadiscover kayo ng ganun, pwede ho ninyong ipa-cancel ang letter of authority. Para ho sa mga hindi marunong gumawa ng templates, kasi kailangan ninyong sumulat para ma-cancel yung letter of authority ninyo. Sulatan nyo yung BIR. Pero sa mga hindi marunong, pwede ho kayong bumili ng templates sa aming opisina, or kung kailangan ho ninyo ng gabay para ho makapunta ho kayo sa dapat nyong puntahan, pwede ho kayong bumili ng appointment sa akin o sa ating mga kasama. With that, mga ka-taxpayer kong minamahal, gusto ko sanang i-offer sa inyo ang membership natin sa ating Tax Specialist YouTube channel. At meron ho kayong options. Bumili ho kayo ng mga membership dito, iba-ibang klase ng membership. Ayan po. Marami ho yan. Ilalabas ho natin. Nandiyan ho yung options nyo, yung rights ho ninyo na pwede nyong gamitin or exercise or i-waive, tools na available ho, skills na matututunan ho ninyo, lahat ho yan available and accessible. Maging member ko na po kayo at tayo po ay magsama-samang tulungan ang inyong negosyo na umunlad ayon ho sa batas. With that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you later.